Honda 的五冠状。Meron kayo nito? Stock? Wala. Meron yung ABB-o. Meron? Yun na lang yung natira. ABB daw. ABB doon oh. Ayan, di pa kami kukuha eh. Saka na. Dali tayo ng pandemic eh. Hindi pwedeng basa-basa gasusin yung funds. Kailangan niya for emergency funds. Saan tayo bibili niyan? Next year siguro. Adjust din natin yung ano, throttle pre-play. So, kasi maano na yung free play nito eh, ang throttle natin. So load na. So na-stretch na yung kable, throttle cable. Ngayon yan sa katagalan. Na-stretch. Kailan i-adjust mo yung free play niyan. Sinukat ko na ito noong nakaraan. 7mm na siya. O supposedly dapat 2 to 3mm lang yung free play ng throttle. Para kumakagat-agad pag sinisilinyador. Yun o, lapit tayo. Honda Motor Trade Top Line. So, kanina, Honda de Uguanzon, Mabalacat. Ito, Angeles. Ha? Meron na? Andyan? Ha? Huh? Ilan ang ADB nyo? Ayos, dumadami na stock, no? Balak namin, baka next year na kami kumuha eh, para ika-cash. Pwede ba sa inyo? Pwedeng cash? Oo. Oh, ayos. Tapos ganun, 149. Oo. Oh. Installment, no? Meron din dun eh, sa Dao. Gala ko dun. Meron kayo bro na ano? Throttle? Grip? Throttle cable? Grip. Stock set? Oo. Oh. Puro brown, no? Brown din yung nasa Guanzon eh. Meron kayo, magkakaroon kayo ng pula niyan. Yan lang yung available na. Ah. Pero buti ngayon, dumadating na yung mga stock dito, no? Ito black kaya tapos. Ano yung YouTube mo? Ito to. Makikita ba ako? Matabis siya eh. Ah, motobis. Ah. Oh. Ayan pala no, pwedeng ano no. Pwede pang ano to? Bayata no. Parang ano mabili? Domino o ano? Isip ko yun ang maganda eh. Domino o oh. RCB. So, RCB to eh. Ito mahal, 200. Wala na. Na lang tayo. Kano to bro? 200 na lang. 250 yan eh. Anong bawas? Wala na. Yan lang yung binili ko. Domino. Okay na yun. Matamad na ako maganap eh. In it. Right, so ito yung nabili natin. Domino handle grips. Madalo siya. May kasama sticker. Masukat lang din siya nitong RCB. Sukat lang sila. Dugyot na to eh. Oh. Medyo upod na. Palitan na natin ito ng domino. Parehas lang naman yung butas. Ito mas malaki sa ano to. Rattle side to. Ano? Mas malaki yung rattle side.
sa kabila. Maliit lang yung butas. At tinanggal ko na rin yung bar and side mirror. Tsaka syempre yung cratel. Luma. Kasi nagya ko siya ng dishwashing liquid soap para mas madali mapasok. Ang mapapansin nyo yung cratel ko, may tabas na dito. Kasi meron niya nakaumbok pag stuck. Stuck kasi ito. Kasi ito na nakaumbok din na ganun. Ilagaray ko na lang ng konti. Aray! Ngayon yung stuck natin na bar end. Mahirap palisin yan sa una. Kailangan nyo ng impact driver. Pinupukpok sa ikot. Ang ginawa ko dito, vinice grip ko. May goma. Na-damage pa rin pero isa tanggal ko. Ito yung throttle side, mas malaki yung butas. Kita nyo naman yan. Tapos syempre yung domino, harap sa'yo. Tignan natin to. Ganyan ang konting space dito. Hindi siya naiipit. So atin ko muna kung ano na adjustment yung spacer ko dito eh. Ayun, okay naman. Hindi naman siya tatama. Layo. Okay na to. Lagay din natin itong ano, ito yung galing sa RCB, yung ring nya dito para matigas-tigas. Lambot kasi nito eh. Nalagyan ko yan ng ano eh, throttle assist. Lagay natin to dito. Kabla nilagay ko na, tinanggal ko lang ulit eh. Lambutan ako para medyo siya malambot. Maganda tong thread locker, talagang mahigpit siya eh. Tinatanggal ko kanina, higpit eh, higpit na kapit. Tignan natin to. Itong sa bar end ng Honda Beat eh, yung loob niya thread type na, kaya rekta salpak na lang. Hindi na siya yung may laking mechanism na umiipit sa loob. So may thread na talaga yung ano, mismong bar. Alright, so alamay pa tayo dito. May nagsasounds dun eh, makaka-copyright tayo dun. Adjust naman natin yung throttle play nito. Paano ba mag-adjust nyan? Lalagay kayo dito ng ano, tape. Ito na gawin natin marking. Ayan yung fully closed. Masagad yung throttle dito. Tapos ito yung biting point. Nakita nyo, malaki oh. Wala na space. Kaso nakalimutan ko yung panukat ko. May sukat ko 7mm eh, ang nakaraan. Adjust natin yan. Kailangan 2 to 3 mm lang. Ah, siguro mga ganyan lang. Itong laki oh, space. Medyo delay na yung kagat ng throttle natin, yung pagbuka. Bago siya magbigay ng gas, layo na. Ayan oh. Adjust natin yan. Hindi tayo mag-a-adjust. Ito yung throttle cable. Ayan. Yung reverse cable, wala yan. Walang adjustment yan. Yung ating gagalawin yan. Ayan, pag naluwagan nyo to, ito, ito yung lock nut eh. Maliit. Ito yung pang-adjust natin. Pag ganyan, maluwag yan. Malaki yung play.
So ang pag-adjust niya para sumikip pag ganito, counterclockwise. Fine tune ko muna dito. Yan, okay na yung adjustment ko. Pwede ka naigpitan to. Lock nut. Naigpitan ko na to. Naigpit na. Naigpit na rin to. Yan, konti na lang yung play nya. 3mm yan. Pakating ko na lang ulit. Kita nyo? Ayun na, sagad hanggang dito eh. Yung ito. Ang guhit. Yan, okay na yan. Pag nag-adjust kayo nyan, dapat start nyo yung motor. Tapos, turn nyo ng right and left. Tapos, pakinggan nyo kung nagbabago yung idle nya. So, pag nagbabago yung idle, sabihin masyadong maigpit. Sobra adjustment nya, wala ng play. Nababatak na siya. Ang kailangan nyan, left to right, hindi babago yung idle. Ayan, okay naman. Ayan, 3mm. Right, so ayan na yung ano, domino grips natin. Handle grips, throttle grips. Ayan. Lagay ko na. Sa throttle, lagyan ko siya ng ano, throttle assist. Para mas maganda yung control tsaka hindi nakangalay. So far okay naman yung ano, grip nya. Medyo madulas compared dun sa ano, pero okay lang. Pag adjustment natin ng free play ng throttle nito, okay naman. Maganda yung ano, play nya. Madali na siya umarangkada. Madaling bumuka yung ano, yung throttle gas. Mas responsive siya. Kaya okay. Di kaya dati, bago kumagat, ang tagal. Parang tigang-tiga ka na bago kumagat eh. Punta ulit tayo dito. Sana. Pakita ko lang para maganda-ganda. Baluarte ni Boss Reed. Dito lagi siya eh. Baluarte ni Boss Reed. Ano, matchin po natin siya dito, ano, makikita yung sticker. Oh, mas maganda dito pag maaraw eh. Nung nakaraang pumunta ako dito, madilim. Guho lang kasi nun. Ganda rito, no? Peaceful. Ayan, pwede yung tumambay dyan, no? Ayan yung grips natin. Ganda na, bagay siya. Hindi siya white talaga, parang ano siya. Medyo grayish. Pero mas lamang yung white ng konti. Ito yung throttle assist natin. Yan na yung free play. Konti na lang. Dati bago kumagat yung throttle eh. Ano na eh. Sagad na eh. Gano na. Nahirap. Parang di against the light. Yan, maganda siya tingnan. Kumagay siya. Kulay white yung motor natin eh. Nung nakaraan kasi, naisip ko, pag nagpalit ako ng grips na black, pipinturahan ko sana to. Eh, mukhang hindi na kailangan, no? Bumagay siya eh. Walay white. Maganda siya tingnan. Okay na siguro yan. Siguro, pakintabing ko to ng ano, ng metal polish, no? Para mukha siyang ano, white silver bolts. Ito yung throttle assist natin. Maliit lang siya. Mura lang bili ko dito. Parang 50, dalawa na, 70. Ito yung dati ko. Malaki. Laki siya oh. Di siya ubra dito kasi maluwag. Maluwag na to eh.
Ito yung bago, masikip pa siyempre. Tapos nga pala yung tools na ginamit ko dito. 10mm tong tools na gagamitin nyo rito. Pang-adjust itong lock nut. Ayan ah. 10mm. Para dun sa lock nut. Tapos kukontrolin nyo lang yung kabila. 10mm din. May pangontra kayo. Ikaw lang kung kita eh. Medyo malabo kasi kapo nung naano ko. So yun lang yun. Pag nalogan nyo itong lock nut, counterclockwise, adjust nyo to. Yun yung sisikip yung ano, free play. Tapos lalak nyo na ulit nito. Ito yung panglaki yung maliit. Ito malaki yung pang-adjust. Ayun, punta lang tayo dito para pakita ko sa inyo. Ang ganda ng lugar dito oh. Tayo ng konti. Ganda rito oh. Sasarado na eh oh. Dito na lang ako lagi magbablog. Maganda yung lugar eh. Mabalik na tayo. Sinadya ko lang na ano, pakita sa inyo. Try natin doon ni top speed natin. Tingnan natin kung may mababago sa ano. Pero feeling ko, siyempre may mababago. Na-adjust na natin eh. Hindi na masyadong sagad yung kamay natin pag nag-full throttle. Mga sakto lang. Konti na yung play niya eh. Hindi na sagad na ganun. Misa ginagawa ko, ginaganon ko lang eh. Kinakamay ko lang pag nag-full throttle ako. Ayun, try natin. Ganda ng response niya oh. Higa mo lang, lasagat ang arakada. Kaya kaya dati, parang lundo na ng throttle play natin eh. Kaya, yeah, tapos tayo 100. Konting piga lang. Hindi pa siya sagad. Try natin dito. Sagadin natin yung throttle dito. Again. Full throttle na rin. Okay siya. Gumanda yung response. Nagay dati nga yung sinasabi ko. Okay lang, adjust nyo rin yan. Check nyo rin from time to time. Kasi naglulose yan eh. Lalo kapag na-stretch na yung kable, naglulose na yan. Nakakatagal ha. Siguro mga every year siguro pwede nyo na i-adjust. Maras maganda yung response ng throttle, siyempre. O itong domino, okay naman. Maganda naman siya. Hindi siya ganun ka-premium feel, kaya ng RCB. Mas, pakiramdam ko mas premium yung RCB.
guys, so pauwi na tayo nito. So matatapusin yung vlog. Order na lang kayo niya sa Shopee, Domino. Meron yan, mas mura dun. So, marami naman ang seller niyan, Domino. Ayun lang mga bro, ride safe. Wow. Nice. Kakaroon din tayo niyan, ATV na yan. Soon.